Hello mga Kati G! Welcome back to my mini vlog! Matagal na nga po naka-stack tong video to sa cellphone ko at ngayon ko lang itong na-i-upload. Dahil nga kabisi-bisi ng Ate G nyo at anyway, sa halagang 100 pesos nga po ay naka-unliplay itong si Batang Makulit. At sa wakas ngayon nakawala sa kura kaya heto, habol dito at habol doon ang ginagawa ng kanyang tatay Toyo King. Nagpapalit nga pala ako sa counter ng tokens, halagang 100 pesos ay makaka-play na ang aking Batang Makulit. Kapag nakikita kong masaya ang aking anak, ay nagiging masaya na din ako, hindi lang halata. Anyway, after Christmas nga pala itong video na ito. Inala namin si Batang Makulit at pinag-play naman kahit papaano. Hindi na kasi kami nakakalabas sa araw-araw. Kaya eto, nung nakalabas, talaga naman hindi mapigilan, hindi namin mahuli katatakbo. Pero okay lang, hindi naman ako ang nangahabol sa katatakbo. Itong si Toyo ko yung nangahabol, di ba? Anyways, itong nagpapalit na nga ako, sinimula na nga mag-ama ang maglaro kung saan-saan. Inuna nila dito sa may sungkit-sungkit, sa mga clip-clip. Pero nakikita ko naman pati yung tatay niya yung naglalaro din. Tinuturoan niya ang kanyang anak kasi nga hindi pa maalam sa pag-clip. At ito nga sa pinaglalaroan namin, ay medyo konti lang ang tao dahil after Christmas nga, nasa bakasyon pa ang iba. Kaya naman malayang-malaya itong si Batang Makulit sa katatakbo dito. Sumunod na nga dito sa mga kotse-kotsihan na hinuhulugan ng dalawang tokens para umandar. Naku naman at naka-alleride na naman ang aking Batang Makulit. At kahit ata mabilis ang ikot nito ay hindi ito mahihilo. At saan nakikita ko yung malaki ang ngiti ng aking anak sa paglalaro niya dito. At sa puntong ito ay pauwi na ang aking konsumisyon sa batang ito. Dahil ngayon nakikita ko siyang masaya. At dahil dito buong araw naging masaya ang aking anak. At eto nga na may pangalawang sakay niya dito, kaya nga ride all you can. Dahil hulugan lang naman ng dalawang tokens, okay na, under na siya. At sa aking isipan ay napakasaya ko dahil nung bata ko hindi ko narasa naman ganito. Dahil sa hirap ng buhay, hindi namin afford ng mga ganitong bagay noon. Pero ngayon, kahit pa paano na ipaparanas ko ng kahit konti sa aking anak. Dahil 100 pesos nga lang ang pinapalitan ko ng tokens, ay makakasakay na kung saan-saan ang aking anak dito. At eto nga naging bata din ako, nakisakay din ako sa aking anak na kunyari ay siya ang driver. At ako ang pasahero niya. Ang sumunod naman nandi dito sa Dolphin. At sa nakikita niyo, laging bodyguard ang kanyang Papa Toyo King. At eto naman ang pinakapaborito niya lahat dito sa laruan na to, ay ang basketball. At inaalalayan nga siya ng kanyang papa para hindi mahulog at tinuturoan na rin para mag-shoot ng bola. Paminsan-minsan hayaan na nating anak na maging masaya sa kanilang buhay kahit isang araw. Kung may pera tayo ay ganito ang gawin natin. Dahil minsan lang maging bata. Anyway, hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat sa pananood. Hello mga Kati G! It's another day, another vlog! At ngayong araw nga po na ito, ay papalitan ko yung chupon ng dedean ng aking Batang Makulit. Kasi naman yung dalawa sira na. At kung tatanungin niyo po ako kung bakit sira, ay syempre, itong si Batang Makulit, nginangat-ngat yung dedean niya. Matagal ko na nga po bago umapalitan kasi kasi kahapon na po ako nakalabas, bumili na tuloy rin ako ng... Bumili nga lang po ako ng bigas kahapon, tuloy naalala ko na yung may chupon nga pala ni Batang Makulit ay masirana. Kaya yun, napabili ako sa parmasya. Mura lang naman yun, 21 pesos ang isa, kaya dalawang binili ko kasi dalawa yung sira. At eto nga po, papakita ko sa inyong mga mi kung alin ang sira. Ayan, butas-butas na. Talagang napakatibay ng ngipin itong si Batang Makulit. Ang tatalas pa ng mga ngipin. Kita nyo naman ang ebidensya, ayan, at parang ginat-ngat nga ng daga. Ewan ko nga ba dito kay Batang Makulit kung bakit nginangat-ngat niya yung dedean niya. Pinagsasabihan ko na huwag kakagatin, pero ayun, may nanggigigilan talaga. Ayan, butas na. Sasagot ng opo, pero pag nakatalikod ako, naku, ayun, nakita ko, may nanggigigilan na naman. Anyway, pagkatapos ko nga palitan yung mga chupon ng pagdedean ni Betong Makulit, eto nakita ko yung hugasin namin. Hugasin nga lang talaga ang nagtatagal. Kumpara dun sa 11 years, akala mo sila na hanggang sa dulo, pero... maghihiwalay din pala. Ops, sige nga, walaan niyo ako sino ang tinutukoy ko. Maraming din nga po ang naging bahas sa breakup na yun, na kinonfirma ni Katrien. At trending na trending nga po ito hanggang sa Facebook at hanggang sa social media. At ako hindi nga rin makamove on, kaya ito napakain ako ng tinapay, nagugutom ko sa kababasa sa Facebook. Sino pong hindi makaka-relate, eh talaga namang napakasikat ang dalawang lovers na ito, pero sa bandang huli, maghihiwalay din pala. Sabi nga ng iba, walang forever.
Pero para sa akin, respeto na lang po natin ang decision ng dalawa. Hayaan mo na po silang mag-matured kung ano man ang pinagpasyahan ng dalawa. Dahil silang dalawa din naman ang nakakaalam kung anong totoo. At ang kwento lang pinagmula ng kanilang hiwalayan. At silang dalawa lang din ang makakasagot niyan. Kaya naman, respect natin ang mga desisyon nila. Hanggat din natin alam ang kwento. Eh, tamang scroll-scroll lang naman tayo sa ating Facebook. So, hayun na nga't nakatapos na nga akong magmerienda. Habang minemesmerize ang hiwalayang Katniel. At dito na lang po, maraming salamat sa pananood. Hello everyone, for today's video, magluluto tayo ng pancit Miki. And as usual, magigisa tayo ng mga pangpa-aroma. Kaya naman na nagpainit na ako ng mantika dito sa kawali at nang uminit, nilagay ko na ang sibuyas para gisa. At aantayin lang po natin umaroma ito para ilagay na natin ang mga sangkap. And for disclaimer lang po, napapansin nyo nga po dito sa video ito na kulang-kulang aking mga rekado. Kung ano lang kasi ang nandito sa aming bahay, ay yun ang ginamit ko at hindi na po ako lumabas para bumili. At ayun na nga, nung nag-umaroma na ang sibuyas, nilagay ko na yung mga gulay. Katulad ng beans, sayote, carrots, at mamaya-maya po ilalagay ko na repolyo. Inano ko lang po itong matitigas para lumambot na po mamaya. At inilagay ko na nga po kalahating basong tubig para po makatulong sa pampalambot ng ating gulay. At dahil nga po wala akong ilagay na sahog dito sa ating gulay, inilagyan ko na lang po ng North Cubes chicken. Kasunod nito yung pamintang durog. At akin ang hinalo-halo ng paunti-unti para naman lumasa yung North Cubes na nilagay ko. At mamaya-maya nga po itatakpong ko ito para naman lumambot ng kaunti. At kapag nakita ng half-cook, anilagay ko na yung repolyo. Kasi nga po ang repolyo ay madali lang maluto kaya nasa huli na ito. Pagkatapos ko nga mailagay, tinakpan ko para maluto-luto ng konti. At nung tingin kong medyo-medyo luto na, ay hahaluin na natin. Kasunod naman inilagay ko na itong pancit Miki. Dang huli nga din po ito ilalagay. Kasi nga po madali lang itong maluto, katulad ng pancit na karaniwan. At anyway, ito na hinahalo-halo ko po. Sa akin po ay gusto ko mas maraming gulay, katulad ng repolyo. At ang gusto ko sa pagkakaluto ng gulay ay yung half-cook lamang. Pero pagkakainin na ay malutong-lutong naman kapag kinain. Ang nagpapasarap nga po pala dito sa pansit ay yung malutong na gulay na half-cook kong tawagin. Tapos yung pansit, tama lang pong luto, yung hindi lusak, para masarap talaga kainin. Ang pagluluto ko po nito ay kung ano lang ang meron dito sa aming bahay na rekado. Pwede din yun naman pong lagyan ng sahog, katulad ng karneng baboy o kaya ang hipon, para mas lalong panalo at masarap. Anyway, ito po ang aking pancit Miki. Maraming salamat po sa pananood. Hello mga Kati G, isang palibagong araw naman po sa inyong lahat. At ito nga pong umaga-umaga ay napakaraming gawain na naman ang nanay nyo. Siyempre pag may toddler ka at newborn, itong unang gawain na tatambad sa iyo. Alas 5 pa nga lang ng umaga ay sinimulan ko na ang gawain na ito. Dahil sinasamantala ko din habang tulog pa ang aking mga anak. Dahil pagising ng aking mga anak na ko, hindi ko magagawa itong mga gawain bahay na ito. Doon sa aking newborn baby ay makakagawa ako pero dahil maglalaro lang ito habang nakahiga. Pero pag may toddler ka nagkagaya ni batang makulit, ay nako, hindi ka pala kakaumpisa. Ay talaga namang totoyoin ka dahil sa kakulitan nito. Okay lang naman sana ang magkalat, pero yung kukulitin kayo maya't maya, nako, hindi ka makakatrabaho kay batang makulit. Kaya payo mo sa inyo mga mi, hanggat tulog pa ang inyong mga anak, ay simulan nyo na mga gawain bahay. At kung ano man ang sisimulan nyo sa umaga, sa puntong ito nga mga mi, tapos ko nga linisan ang mga pinagbutihan ng mga aking mga anak. At ngayon naman nililinis ko ang pinagpalitan ng mga diaper ng aking mga anak. Dalawa silang nagda-diaper kaya ito marami-rami din ang aking pinagpalitan. At mamaya tatapon ko na sa labas sa basurahan. At laki pa sa salamat ko nga mga min, lalo nakabawas ako sa mga gawain ngayon. Dahil mamaya ewan ko lang kung makagawa pa ako pagising na tong dalawa kong anak. Siyempre pagising ni batang makulit ay papakainin ko. At pag napakain ko ay kasunod nun ay ako naman ang kakain ng magahan. Pagkatapos ay magwawalis ng konti dito sa bahay naming maliit, tapos paliligoan ko na si batang makulit. Iniuna ko nga palang paliguan doon si batang makulit kasi naman takbo ng takbo. At pagkatapos maligo ni batang makulit ay susunod ko naman itong si newborn baby ko. Kasi madali na naman paliguan ito kasi hindi malikot. At pag natapos kong paliguan itong si baby ay ako naman ang susunod at ibibigay ko sa kapitbahay itong mga anak ko para ako makalagalaw.
At eto nga't magong magay, nakaluto na ako ng kanin at nakaluto na rin ako ng ulam para sa umagahan namin. Ganito po talaga ang buhay nanay. Hanggang dito lang po ang aking video. Maraming naman salamat sa panonood. Hello mga ka-FG! Ngayon nga pong araw, ikukwento sa inyo ang ganap ko ngayong maghapon bilang nanay ng dalawang batang lalaki. At dahil nga may nag-aalaga sa anak kong maliit, ay inumpisahan ko ng labhan ang mga damit ng mga bata. At habang nagbo-voiceover nga po ako dito, nakikisabay ang aking dalawang anak sa pagsasalita. Anyway, yung damit nga lang pala ng aking mga anak ang aking nilabhan ngayon kasi sila ang malakas magdamit. Lalong-lalo na si bata makulit, met me ako binibihisan dahil laging madumi ang kanyang damit kasi nga naglalaro. At ito naman sa New World, kaya kukunti lang naman ang mga damit na binili ko kasi makakalitan lang, kaya mayat maya at araw-araw nilalabhan ko. At ito nga't ilang saglit lang yung nakatapos na ako. At natapos nga ng isang pay dito sa gilid ng bahay namin. Sa paglalaba nga mga mi, gustong-gusto ko yung parting nagsasampay na. Gustong-gusto ko din kasing ihinahanga ng mga damit. Anyway, pagkatapos ko ng isampay ang mga labahan, ito na may magsasalin ako ng tubig ni Batang Makulit. At mabuti nga tinulungan ako ngayon ni Batang Makulit. Nagulat nga ako, tinulungan ako, hindi naman ako nagpapatulong, pero maraming salamat pa rin sa iyo, Batang Makulit. Sinasalin ko nga pala ito sa maliit na mineral para pagbinuhat ko at sinalik ko doon sa mga buhatin ng mga bata eh hindi masyadong mabigat at malaki. Pagkatapos ko nga salinanin yung mineral bottle at sinasalin ko naman dito sa mga butihan ni Batang Makulit at ni Little One. Pagpasensya nyo na nga mga ka-TG at napakaraming kalat na nakikita nyo sa aming higaan. Yung mga nilabhan kong kumot at punta ay nandun pa sa taas. Minsan kasi sa sobrang kulit ni Batang Makulit ay nakikalimutan ko lahat ng aking gagawin. Sa kakulitan ngayon ang buong atensyon ko ay napupunta na nga sa kanya. Bawal dito at bawal doon ang aking ginagawa. Kaya yung mga ibang trabaho ay natatambakan na lang. At minsan nakakalimutan nga. Dahil nakatunang pansin sa aking pag-aalaga kay Batang Makulit at kay Little One. Matapos ko nga salina ng mga bote ng mga bata. Kahit ito na nga at naghahanda ako sa pagsasain, gawa ng tanghalian na. Dalawang gatang lang naman ang aking sasain, gawa ng dalawa lang naman kakain dito sa bahay. Dahil si Toyo kay ngay pang araw at nasa company. Pag wala nga dito sa bahay ang kanilang tatay ay medyo pagod ako dahil nga itong si Batang Makulit ay pabawal, takbo rito at takbo roon nga. Kaya naman ako habol dito at habol doon din. Pero pag nandito ang kanilang tatay ay medyo nakakamenos ako sa gawain. Lalong-lalo na dito sa pagbabantay kay Batang Makulit. Kaya naman nagagawa ko yung mga ibang gawain na nakatambak dito pag andito ang kanilang tatay. At hetong nga't habang may nag-aalaga sa aking maliit, eto nga'y inumpisahan ko na yung pagtitiklop at pagwawalis ng aming bahay. Dahil paminsan-minsan ko lang ito nagagawa kasi nga dalawa-dalawang inaalagaan ko. Napakaliit nga lang namang espasyo ng aming bahay, hindi ko pa magawang linisan. Kaya naman super thank you ako sa kumukuha ng aking anak upang mag-alaga dahil nakakagawa ko dito sa gawaing bahay. Katulad nitong pagwawalis at pagtitiklop at paglilinis ng kalat ni Batang Makulit. Kaya naman hindi ako naniniwala na kapag tulog ang anak at pag may nag-aalaga ay makakapahinga ka na din. Hindi at uunang uiisipin mo ang mga kalat sa bahay. Kaya naman me, abangan nyo naman susunod kong video. Maraming salamat sa panonood.